Good morning guys, ayan. Itong vlog na to, makikita nyo may hawak tayong offset. Walang mapapasin nyo yan kagad, walang gauge. Ayan. Threaded siya. Ayan, threaded siya para ito sa Taurus A2K. Ayan. Tapos, i-set natin siya ngayon. Ito nga, bubuksan natin, i-unbox natin yung regulator para sa kanya. So, i-set na rin natin ito sa 1,500 PSI. Yan po yung tamang-tamang ano yan eh. Tamang-tamang setting para dyan. Yan, nasubok na subok na natin. Yung 1,500 na setting na output, wala nagre-reklamo dyan. Talagang accurate yan. Hindi siya wild, hindi... maraming advantage. So, ayan yung ito yung regulator niya. Ayan. Sa ngayon, gumagamit tayo ng mas malalaki yung ano niya, yung high side niya. Ayan. Pero yung maliliit naman na high side, okay pa rin. At ano lang natin, yung tumatagal naman siya ng matagal talaga. Ako lang, pag mga 3 years, 4 years na, pinaparepair sa akin. Pinapalitan ko talaga to. Ngayon, susukat natin to. Ayan, susukat natin yung regulator doon sa kanyang, ano, ayan, kita nyo yung pit na pit, oh. Wala kakalog-talog, isang ikot pa lang. Ayan. So, siya, makikita nyo, ha. Palalapatin natin, lapat na lapat. Yan. Matingnan nyo, nag-iba yung position. Since ano siya, Taurus siya. Ayan, pwede yan. So, ayan, nakikita niya na. Sa baba yung gauge niya. Yan. Ngayon, since, ang ano kasi dyan, ayan, kung makikita nyo, dapat lapat yan. Yan. Kapag lapat yan, kahit yung o-ring na ilagay nyo dyan is medyo nagagalaw ng konti, tama yan. Okay yan. Kasi importante dyan, huwag siyang lalabas. Yung walang siwang lalabasan yung o-ring. Kahit gumagalaw siya sa loob, pag walang hangin, okay yun. At pag nagkahangin niya, saka magsisit yan kung saan siya pupwesto. Kaya, mas matagal ang buhay ng o-ring niya. Yan, yan po ay napag-aralan natin. Ano, ang ginagawa ko dati, kailangan mahigpit. Kailangan talaga, sikip na sikip yung o-ring. Kailangan yung seat ng ano, makinis ng o-ring dyan. Tsaka tama yung size. Kasi ano yan, bago natin iset sa 1.5, i-ano natin, lalagyan natin ng o-ring siya. Ayan. Try muna natin yung ito. Medyo mataba. Try muna natin para mas mararamdaman pag humakap. Titingnan natin kung kasya. Ayan. Pagkayan ay pumasok sa loob ng ano, ng okay lang, walang bangas. Ayan. Makikita niya yan. Lalapat na siya. Ayan. Kapag hindi siya ayan, ayun o. Oh, ayos na ayos o. Oh, di ba? Oh. So, wala na kayo nakikitang green. Ayan. Oh. So, wala nang labasan yung o-ring. Tapos, hakab naman siya. Mararamdaman mo. Hakab na hakab siya. So, ano na yun? Sure ka nang walang singaw yun. Ngayon, dito, yun, oh, ramdam na ramdam. Wala kasi singaw-singaw yan. Pag hinanginan mo yan, talagang, wala, ano problema? Okay na siya. So, ngayon, isiset natin sa 1.5 yung regulator. Pakita ko sa inyo kung paano siniset ito. Kaya, ano ko, prepared ko mga China na regulator kasi hindi tayo nagkakaproblema sa setting yan. At saka, hindi tayo nagkaroon ng problema sa mga regulator na yan. Sa dami na ng regulator na iset natin yan at nagamit natin, puro China yan, wala pa tayo naging problema. Yung iba, pinapalitan ko na ng ano, ng okay pa.
pag bumalik sa akin yung mga luma. Ayan. So, meron siyang isang manipis na iwan. Ayaw lumabas. Naiwan sa loob. Flat po kasi yan eh. Ayakan ko na lang doon. Ayan o. Ayan. Ano po yan? Kalimitan nasa surface. Flat yan. Kaya naiwan niya kasi nakadikit siya. Lapat siya. So, ito na. So, ayan. Ibig sabihin nito, kasi pangkaraniwan dyan, pangkaraniwan dito, isa parehas concave spring yung dito. So, since nilagyan niya ng plat, ibig sabihin, lampas ng 1,800 PSI. Ayan, dapat 1,800 lang. So, ibig sabihin, lumampas siya. Kaya pinalitan nila nung plat para mabawasan yung output. Ngayon, gagawin natin sa 1.5. Dito tayo magbabawas sa 6 man. So, tinanggal muna natin yung isa. Tapos ito, apat yan. Yan, palaging ganyan yung regulator. Yung apat na yan, tatanggalin yan. Aalisin muna yan. Magkataklob yun, dalawa-dalawa. So, kaya yung mga subscriber natin, na follower ko pa, nun pa, kabisado na nun ako eh. Tinitingnan na lang yung kilos ko, paano ko ginagawa. Tapos yun ah. Susundan na lang nila, tapos papasalamat. Sir, okay na yung ano. Sinundan ko yung ginawa mo kahapon. Okay. So, ayan, oh, binawasan natin yung animan. Binawasan natin. Yan. Tapos, ilalagay na natin to. Ito yung dalawa. Ayan, dalawa yan. Atin na lang. Yun, pumasok naman. Dalawa. Tapos, tatagup sa kanya. Nakatihaya, ayan. Ah. Basta itatagup natin. Ah, dalawa rin. Nakataob para balance siya. Yan. So ngayon, kung ano, as a standard na ginagawa natin, itihaya na lang natin to. Tapos, ibalik natin tong isa. Kagaya nung sinasabi ko sa inyo, dalawa yung nakaganon. So hindi bababa na. Kaya lang, itong nandito na naiwan, tatanggalin natin yan. Yan lang ang kukuhanin natin. And ito lang. Ayaw niya makuha. Aba, ayaw nga. Paano yung gagawin natin dito? Ay, gamitan natin ng magnet. Ito kasi may magnet to. Ayaw pa rin. Lalabas din naman yan. Oh, ayaw talaga. Ayaw mo talaga. Yun, makukuha rin to. Yan, ayan. Sabi ko sa inyo, flat yan. Hindi yan tonking. So, wala tayong tinanggal kundi yung plat na yon. Eh, sure din naman yan. So, balik na natin dito. Yan. Tapos dito, since walang pin, yan, spring lalagay natin sa taas. Dapat lang walang mabawas. Kasi andyan talaga yan lahat. Kailangan may magpo-push back. Yan. So, buuin na natin. Pasensya na kayo, sinisipon ako. Ibalik na natin, yan. So, yan. Pagkatapos, ibalik na natin yung tornilyo. Pag di nyo binaliktad yung spring, tsaka yung ano, maglalabas ng output yan pag walang pin yung dulo. Gumagawa rin naman tayo may pin yan, pero ang kalimitan kasi dati ginagawa ko eh additional plenum yung sa ano sa offset, kaya lang ngayon ang ginagawa natin is paliitin yung offset as much as possible, mas maiksi, tapos para hindi masyadong makadagdag ng length yan, since ito na may torus 8K, siguradong tamang-tama haba na ito. Yan. So, ayan, buo na. Ikakabit na natin siya dito sa offset na. Yan, oh. Diyan pa lang, ramdam na. Makikita nyo yung green, nakalitaw pa. Papasok yan sa loob. Ayan. Ayan.
So, it's okay na. Yan. Tapos, ihigpitan na natin. Isasagad din natin, maigi, para pumantay na siya. So, pantay na naman eh. Oh. Okay na. So, ipitan na natin ito ng konti pa. Ipitan na natin ng konti pa. Ayan. So, ayan. Okay na. Nakakabit na siya. And then, ito yung tank natin. Ayan. Makita yung cute. Ang gaan. Magaan siya. Tapos, ayan. Makita niyo yung dulo niya. Round na siya. Yung round bottom na. So, ayan. Ilalagay na natin dito. Ang cute niyan. Ayun, hakab naman yun. Ganun ang paghakab ng o-ring. Diyan ko nakuha yung style na. Basta, ayan. Ganyan kalayo pa siya. Basta mararamdaman mo na yung paglap, yung hakab ng o-ring dyan, konti. So yun, hakab siya ng konti. Okay na yun. Ayan siya. Ayan, o. Oh. So, yan na siya, yung finished product natin. Ayan. Oh. Threaded siya. Kaya, ano, one half yung thread niya. Fine, pero hindi masyadong fine. Tama lang. Para, pag ganyan kasi, hindi mo mas advisable na gawin natin yung semi-fine, kagaya ng 1.5. Kaysa gagawin natin 1.2, pwede rin, mas ano yon, mas mahigpit siya kasi pag kamay lang paghihigpit mo, mas mahigpit yung 1.25 kaysa doon sa 1.5 kasi mas pino yon. Ngayon yung 1.0, mas mahigpit naman yon. Talagang ano lang yon. Hindi mo nagagamitan ng tool, talagang hakab na hakab yon. Pagka 1.0, yung pitch. Ginagawa ko yan kalimitan sa mga silencer para pag sagad niya, okay na. Talaga hindi mo gagamitan ng tool. Para pag kinalas mo, mabilis. Okay din. So, ayan. Ito ay iniintay na lang natin yung confirmation. I-send na natin ito sa Korea. Ipipick up na nila. So hanggang dito na lang. Sana may natutunan ulit. Refresh ng ating regulator setting at saka yung pagtitrade, yung paglalagay. Yan yung mga na-discuss ko dyan sa video na yan. Yung characteristic ng bawat thread, kung alin yung mas mahigpit na thread, mas align, yan. Yung regulator natin is 1.75 yung thread pitch niyan. Kaya siya malalaki. Kailangan niya kasi is strength. Strength, hindi yung higpit. Yung strength ang kailangan niya. Kasi nga, output yung dumadaan dyan. Dito naman, lesson na yung strength lesson na rin yung pressure na papasok dyan kasi nga dumana siya ng ano. Tapos, sa bakal yan nakakonect. Bakal yung pinagpapasokan nito. Kaya ang importante dyan, maganda yung thread nito, malalim. Ayan, tingnan yung mahigi. Ayan. Maganda yung thread, malalim. Lalagyan ko na rin ito ng o-ring dito. Yan, para wala nang problema. Hindi ka, yung kagaya yung sa pinadala natin sa Mindanao, marami daw siyang o-ring doon. Kaya wala siyang problema sa o-ring. Yan, lagay ko muna, medyo maliit.
Kasi ito ay bakal yung ano, tsaka titingnan natin yung lalim ng groove niya kung ano talagang fit sa kanya na. No? So yan, okay na siya dito. Sa ganong kaliit, okay na rin siya. Pero sasamahan natin, over na siya sa thread. Yan, kung makikita nyo. Kasi taas siya ng thread. Ganon din kasi yung papasok dyan. Importante dyan, nakalapat dito yung ano. Kagaya dito, yung wala lang nakalitaw na o-ring, yung wala siyang lalabas. Ah, hindi siya makakalabas sa mga gilid ng seat niya. So, okay na yun. Ganon ang natutunan ko doon sa ano. Dati kasi nilalagyan ko pa ng tiplo niya. Kailangan hakab na hakab. Kaya pag binunot mo, mapapansin mo, may na-damage sa o-ring. Kaya to, every time na magsusuot ka ng ano, mag-maintain ka, pagkalas mo niyan, may konti ng damage yung o-ring niya. So, magpapalit ka. Every time magkalasin mo yan at isusok-sok mo yung sa receiver, magpapalit ka ng o-ring. Ngayon, hindi na. Nandiyan na siya. Kasi may pagkakataon na kailangan mong bunutin. So, ibabalik mo lang siya ulit ng ganon. Ang magiging ano niyan is overtime. Ibig sabihin yung haba ng panahon na nakakabit siya dyan, yun na, doon na siya. Yun ang magiging pagkasira niya. Let's say, mga 2 years, 3 years na nakalagay siya dyan. Yun na, doon na siya magkakaroon ng, ano kasi, lahat naman ng bagay. Yung tear and wear ng, ano, ng pyesa. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po ulit sa inyo sa pagtangkilik doon sa ating mga video. At yun nga, hingi ulit ako ng tulong sa inyo. Share natin yung video. Like and share para naman mas malayo makaabot yung video natin. Makatawid-tawid na. At pagka ano nga, lalagyan natin ang English subtitle. Natin yung video natin. At ayun, mamimigay tayo ng isang offset. Next week ko na yan kasi ngayon out of town kami. Kaya medyo ano, magbablog tayo ng konti para makapag-promote tayo ng barrel. Titingnan natin kung maayos, kung magandang, kung accurate. So, gandoon. At i-ano natin. So, magandang umaga pa naman sa inyo lahat.